Fast-paced na ang mundo ngayon. Sa modernong panahon natin, virtual na ang galawan, di ba? Kung hindi ka techie, naku, baka mapag-iwanan ka sa trending. Digital na kasi halos lahat ng transaksyon ngayon. Mula sa pagsha-shopping, palitan ng pera, pati raw pagtatanim ng puno. Pwede na, hawak lang ang inyong telepono. Abay, isang click lang sa inyong mga cellphone, siguradong achieve gamit daw ang GForest. Mahilig ba kayo sa pagtatanim? True ba talaga? Ano nga ba itong GForest na makikita sa loob ng GCash app? Kung curious kayo at gusto ninyong mag-ambag sa kalikasan at sa preserbasyon nito gamit ang inyong app, alamin, busisiin at tuklasin natin kung paano ba gamitin ang GForest. Dahil anuman ang ating mga pangangailangan para umigi ang ating buhay, syempre, you know it, G pa rin! Sa kabila ng modernong mundo natin ngayon, hindi pa rin tayo ligtas sa pagtama ng mga kalamidad, bagyo, baha. Isa sa mga pangunahing sanhi nito ay dahil napag-iiwanan na natin ang pangangalaga sa kalikasan. Kaya laganap din ang kaso ng mga punong nakakalbo sa ating paligid. Ano ang aksyon na gagawin natin para maisalba ang ating kalikasan? Ako sinisigurado kong itapon ng maayos ang basura at kalat ko. Kahit online, humahanap ako ng way para makatulong sa pagtatanim ng mga bagong puno para maiwasan yung mga bahano. Dito sa barangay namin, hanggat maaari, nagtatanim kami ng mga puno para mabuhay ang forestry natin. Kakaroon ng baha kasi usually, yung mga bundok natin na, at na dapat nagko-control ng pagdaloy ng tubig kapag may malakas na ulan ay medyo kaunti na yung mga puno na nakatanim. Kapag mababa o kaunti ang puno sa isang lugar, mas prone ito sa baha kasi ang puno ang nag-aabsorb ng tubig na napupunta sa lupa kapag umuulan. Dahil may malasakit ang GCash, layunin nila na makiisa sa reforestation ng ating bansa. Sa pamamagitan ng GForest, kasama ang mga partners nito, i-share namin sa inyo kung paano kayo makakatulong sa ating Mother Earth kahit lang kayo ay nasa bahay. Madalas na bukang bibig ng taong bayan basta may babayaran ang may GCash ka. Ano ang GCash number mo? Dahil popular talaga ang GCash sa maraming features nito tulad ng cash in at send money. Pero ang hindi alam ng maraming GCash users, bukod sa ito ay e-wallet app, may alok ang GCash na ibang serbisyo tulad ng GForest na nasa loob lang ng GCash app. Gamit ang GForest, pwedeng makapagtanim ng virtual tree ang sino mang user nito basta makaipon dapat ng sapat na green energy points. Ang bawat virtual tree na itatanim ng GCash user ay aktwal na itatanim ng mga GForest partners. Ang GForest ay isa sa pinakamalaking reforestation activity dito sa Pilipinas that is powered, of course, by your digital behavior in GCash. Ang baha, ang ulan na malakas, di ba? Even yung temperatura, masyado nang mainit ngayon. And nung nag-survey tayo sa nakakaraming mga GCash users at mga Pilipino, lumalabas na reforestation ang isa sa mga naiisip nilang solusyon para talaga malabanan ang climate change. With that, through technology in our platform, na-realize namin na doon makakatulong ang GCash, kaya binuo natin ang GForest. The more they use our app, the more green energy they can collect to build virtual trees. Ang presidente at CEO ng GCash na si Martha Sasson ay aktibo rin sa pagpapalawak ng misyon ng GCash. Kadalasan kasi, ang tingin ng mga tao sa GCash na benefit is convenience, madaling gamitin, napapabilis lahat ng mga transactions nila, secure, 'di ba? And hindi na sila kailangan pumunta kung saan-saan. They can do everything inside their homes. Ang hindi nila alam or lingid sa kaalaman nila, itong digitalization or the act of doing it in the app actually has an environmental impact.
which is a good one. Ibig sabihin nun, hindi na sila kailangang pumunta sa ibang lugar, therefore nakakatipid sa fuel. Hindi na sila kailangang magbihis, nakakatipid sa labada, sa tubig. That's the environmental impact that they are able to do by using GCash. Yun yung ini-illustrate namin sa GForest. So, it's actually to educate people about the good impact of going digital and using GCash more often. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 14 million GForest users sa bansa. Isa si Arnie Mendoza. Libangan na niya ang paggamit ng GForest bilang isang pollution officer. Personal na advokasya na raw niya ang pangangalaga sa ating kalikasan. Kaya nainganyo raw siyang gamitin ang GForest. Higit din sa advokasya niya, malaki ang takot niya na wala nang maaabutan ng mga puno na magbibigay ng fresh air sa paligid ang kanyang mga anak. Ayokong puro baha ang maabutan ng mga mas batang generation, lalong-lalo na yung mga anak ko, dahil sa kapabayaan natin sa kalikasan. Kaya masaya sa pakiramdam na nakakatulong ako sa kalikasan natin tuwing nakakapagtanim ako ng puno, kahit virtual lang, gamit ang GForest. Enjoy si Arnie sa GForest dahil simple lang naman daw ang paggamit nito. Nakaka-enjoy gamitin ng GForest. Sa cellphone lang kasi, basta may internet ka, isang click lang, basta may sapat na green energy, makakapili ka na ng punong gusto mong itanim. Para makapagtanim ng puno na gusto mo, kailangan mo lang makaipon ng green energy points. Ang green energy points ay kusang naiipon sa tuwing gagamitin mo ang iba't ibang features ng GCash, tulad ng send money, bills payment, bank cash in, bank transfer, at GSave. Napakadali lang mag-join sa GForest. Una, dapat meron kang GCash app at of course, meron kang registered at verified account information. Pag nagawa mo na yon, i-open mo lang, i-click mo lang ang GForest section sa GCash app at pwede ka nang magtanim ng virtual tree at tatapatan yun ng GCash ng actual tree. Kapag may sapat ka ng green energy points, pwede ka nang makapili ng puno tulad ng mangrove, coconut, at kung ano-ano pa. Makakadagdag din ng green energy points kapag nag-save ka using GCash at gumamit ka ng mga other financial services. Also, maaari mo ding i-link ang iyong phone or iyong wearable sa GCash at kapag naglalakad ka at naiipon mo at natatrack mo yung mga steps mo, nakaka-earn ka din ng green energy points. Ang mga virtual tree ay itatanim ng mga GForest partners sa mga lugar tulad ng Soccsargen, Cebu, Palawan, Cavite, La Mesa Watershed at General Santos. Sa kasalukuyan, 2.5 milyon na ang aktual na punong na itatanim ng GCash sa tulong ng mga partners ng GForest sa buong Pilipinas. Isa na nga ang GForest sa pinakamalaking digital tree planting movement sa ating bansa. At kung makikibahagi ka sa GForest movement na ito, may certificate na binibigay ang GForest na mayroong pangalan mo pagkatapos mong pumili ng puno na bet mo. Si Donnie Cotejo, mayroon ng higit sa 15 GForest certificates. Certified nature lover daw kasi siya, kaya G na G din siya sa paggamit ng GForest. Paborito kong itanim ang coconut, pero sana may mga bago pang pwedeng itanim. The more the merrier kasi, di ba? Wish granted naman para kay Donnie dahil sa event ng GForest kasama ang pinakabagong partner nito na Philippine Coffee Board o PCBI. Nitong August, ipinakilala ang mga bagong virtual trees na pwedeng itanim ng mga GForest users. Introducing ang coffee tree. Kasi ang lakas natin magkape. Correct. Kulang tayo sa production. To the point we have to import. Mas maganda kung self-sufficient, kung magtanim pa tayo ng mas maraming kape. Mas marami tayo aan. Diba? And GCash helps that GCash way. GCash is going to help kasi nung na-bring up namin sa GCash, sabi nila, aba, we can do that. And through the GCash, kasama ang mga consumers, they can participate in tree planting. So together with our partners all over the country, yung Philippine Coffee Board, from Benguet, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Cavite, Iloilo, Davao, Sulu, and Basilan, we're going to be planting coffee.
yung ipa-fund ng GCash. Pero ano nga ba ang perks and benefits ng paggamit ng GForest? We have 14 million green heroes already. In fact, kami, kahit man lang ma-educate yung mga tao about planting trees, ma-excite sila, because we gamify actually. So the more you collect, the more you get trees, and then meron pang tinatawag na stealing. So from your friends, you can steal their green energy. So it's gamified. While it's gamified, yung mga tao na-excite, pero ang nangyayari doon, tumataas yung kaalaman nila or yung awareness nila about planting trees and the different types of trees. May fruit-bearing trees, may mangrove, may coffee trees. Malinaw na pruweba ang farm na ito na ang GCash ay malaking naiaambag sa reforestation ng ating bansa. O ayan o, malaki na talaga at nagsisimula na ang pagpapalago ng mga coffee trees sa farm na ito. Nakabahagi pa rin talaga ng GCash na siyang nagsisilbing tulong para sa GForest na malaking naiaambag sa ating kalikasan, gayon din para sa iuusad ng lokal na industriya ng kape sa ating bansa. Pursigido ang GCash na sa pamamagitan ng GForest, palawakin pa ang kanilang inisyatibo. Higit sa pagpapaganda ng ating kapaligiran, isa sa layunin nila ay maging ligtas tayo sa oras ng baha at kalamidad at malabanan ang climate change sa bansa gamit ang teknolohiya sa mabilis at madaling paraan. Hindi lang yan, nakakatulong din ang GForest sa ating mga lokal na farmers. By helping plant more coffee trees, we're not just helping the environment, we're also helping the farmers. Isa pa, normally sa farmers, 20% lang ang babae. Pero ang kababaihan sa coffee farming industry, 50%. Sa pakikipag-coordinate natin sa mga partners at lalo na sa mga magsasaka, nakita natin na nababawasan ang kabuhayan nila. And of course, dahil sa GForest, nakakadagdag tayo dun sa kapital para magpapatuloy nila yung pagtanim sa mga farms nila. But at the same time, ang mga partners natin ay nakakapagbigay ng know-how para mas mapalaki nila ng maayos, mapatagal nila at maging productive yung pagtubo nung mga puno at mga plants na tinatanim natin. Ang mga punong tinanim natin tulad ng nyog o kaya ng coffee dito sa bagong partner natin, nakakapagdulot ito ng dagdag kabuhayan dahil yung mga paglumaki ito, of course, makakatulong ito sa reforestation, but yung bunga nito ay dagdag kabuhayan sa mga farmers. Importante na bigyang pansin natin ang ating kalikasan. Malaking bagay ang simpleng inisyatibo ng bawat isa sa atin sa partisipasyon para malabanan ang climate change kahit sa online lang. Sa pamamaraan na pagtulong ng mga private sector tulad na lang ng GCash, ng GForest, para makapagtanim at makapag-reforest, talagang napapabilis yung mga target natin para ma-increase yung forest cover dahil ginagamit nila yung sarili na ng resources para matulungan ng gobyerno na makapag-reforest ng bansa. Sa bilis ng panahon ngayon, hindi pwedeng magpahuli ka. At kahit moderno ng paligid, dapat ay pangalagaan pa rin ang kalikasan. May magagawa ka pa rin aksyon kontra polusyon kahit nasa bahay ka lang. Nandiyan naman ang GForest. Nakasama natin para maki-let's go green with GCash. Wala na talagang imposible basta kasama ang GCash, right? Gamit ang GForest, we can have a greener future. Kaya tutok lang po palagi sa aming mga social media accounts. Siguradong marami kayong matututunan. Dahil anuman ang ating pangangailangan para umigi ang buhay, you know it. G pa rin!